Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Once again, it's Thursday, 3 o'clock in the afternoon. Welcome po, welcome back sa ating Chantal Direct Sales Incorporated Product Training, another fun and learning with our own company doctor, Doc Cecil Catapang, together with our head of training team, Doc Randall Segovia. And of course, kasama rin natin si Ma'am Caroline na nag-off-cam kasi daw ay ongoing ang kanyang Shopee packaging. Ayan, congratulations. Oh, sarap na pa ni Ma'am Caroline. Correct, gano'n na lang. Anyway, magandang tanghali po, magandang umaga, magandang gabi po. Bakit gano'n ang patikin po sa atin? Kasi alam naman po natin, ang Chantal Direct Sales is international na. We have branch international dyan sa Hong Kong, Oman, and Taiwan. And soon, we now work out na po ang bansang Dubai, Japan, Singapore, Malaysia. Ayan po. Okay. So, dito po sa ating gagawing talakayan serye with our company, Doctor, ipapakilala po namin sa inyo, no, ang ating main speaker. Siya po ay si Doctor Maria Cecilia Catapang. Ayan, laging may Maria na yan. MD, yes. Aesthetic and Rejuvenation Medicine Diplomate, Ophthalmology Academic Director, Asian Academy for Aesthetics and Allied Sciences, and our very own company doctor, ladies and gentlemen, papakan po natin, Doc Cecilia Catapang. Pasok po. Pasok! Good afternoon, everyone! Ngayon ko lang i-share kasi alam mo naman, medyo minsan sumasabit yung aking slides. So, good afternoon, everyone! Diba? So, today, pag-usapan natin ang Dr. Vita Maca kasi ilang ng pera, diba? Napapagod na siya. Bukod sa tumatanda na siya. So kailangan, 'di ba, pag tumatanda, 'di ba, usually bumababa ang physical activity ng both men and women. Usually, mas humihina, mas mabilis manghina o mas mabilis mapagod na ang mga lalaki kaysa sa babae. Some studies would say mas mabilis ang lalaki, pero may na-encounter din ako na studies na sabi mas mabilis mapagod ang babae. Pero sa personal observation ko, parang mas mabilis mapagod ang lalaki kaysa babae. Kasi ang babae sanay na hyper eh. Diba? Dami nagawa. May nagtatrabaho sa bahay, lalo na ngayon, no, mga babae. May nagtatrabaho sa pisina, nagtatrabaho sa bahay. So, very active ang female. Kaya decelerate less than male, kumbaga, di ba? And usually, na-experience natin ang decline ng physical activity by the age of 45. For both sexes almost, di ba? So, yun nga, sabi ko nga, the decline was more for men, but studies would say, ibang studies sabi, pati babae, mas nauuna, mas nanghihina mauna ang babae kesa lalaki. So, yan. So, kaya, pag tumatanda ka, medyo nababawasan ng physical activity mo. Ano man naman ang dahilan bakit medyo parang nababawasan ng physical activity mo? Number one, nagkakaroon ng reduction ng muscle strength, di ba? Siyempre, hindi na. Kaya ang mga exercises ngayon, lalo na sa mga kagaya namin, sa mga babae, no? Ang dinigear towards sa menopause, no? Mga menopausal women, ginigear towards muscle strength. Kasi di ba madalas nawawalan tayo ng balance, kaya nababalian ng marami. So pagka malakas ang muscle strength mo, lalo na sa paa, hindi ka basta-basta natutumba, nababalance mo yung sarili mo. So pagka as you grow older, nawabawasan ang physical activity mo kasi nga, yun, nababawasan ang muscle strength mo, both in the upper and lower limbs. Di ba? Kaya minsan hindi na tayo makabdala ng mabibigat din. No? Kaya medyo dahil nga humihina ang muscle strength. Tapos, changes in body fat percentage. So, kung dati wala ka masyadong bilbil, ngayon, expect mo na parang palaki ng palaki yan. Actually, ako, 2 years, nung mula na nagka-COVID, exercise ako ng exercise. Kahit anong gawin kong exercise, talagang dilimilit yung bilbil ko. Diba? So, medyo mas mahirap ng palitin ng bilbil ng mid
midlife sa midlife kesa sa bata-bata. That is why, because of this, dahil siya nagbibuild up ang fat, hindi tayo masyadong gumagalaw, napabawasan ng ating activity, di ba? Dahil bumibigat yung katawan natin. Tapos hindi na tayo flexible masyado, di ba? Kung bata-bata ka, flexible ka, ngayon hindi ka na masyadong flexible, sasakit ang katawan mo, mag-exercise ka sandali, bukas yung likod mo masakit, di ba? Tapos hindi ka na mabilis gumalaw, di ba? Nag-exercise ka, nag-aerobics, pero hikab ka ng hikab, di ba? Inaantok ka sa ginagawa mo, di ba? Hindi ka na agile, and you lack endurance. So, usually ang mga decline ng physical activity and changes and sexuality sa aging usually is a result of the reduction of testosterone level, yung hormone ng lalaki. So pag bumabang levels ng testosterone ng lalaki, babawasan ang energy level nila, hindi na sila masyadong malakas, di ba? Tapos medyo nawawala na yung fat and muscle mass nila, lalo na yung muscle mass, di ba? Kahit tong bata-bata, medyo sila. Marami ko na yung kita, kahit bata-bata sila, nag-gym sila, maganda yung body build nila, yung muscle mass. Medyo nag-atrophy o lumiliit, di ba? Tapos of course, bone density, lahat ng tumatanda. And pinaka-problema ng maraming lalaki, sexual function. So, hindi naman na ibanggit na banggit o na-share sa akin ni Sir Troy na problema siyang ganyan kasi anim nga ang anak niya. Pero, I'm sure malapit na rin siya dyan dahil nagkakaedad na siya. What are the changes that happens pagka matanda ka na? No? Sir Troy, ilang taon ka na? 50 plus? Wala pa. So, when you start, after the age of 50, mabagal na ang sexual 49 response. 49 ka lang. So, sa birthday mo, next year, sir, eto na ang mga mararamdaman mo. Yan, dahil 50 ka na next year, your sexual response mo magsuslow down. Wala ka mga karamdam ko na. Hindi na ka na misis mo, parang sasabihin, nagtutulog-tulog ka kasi hindi mo na kaya. Of course, yung sexual drive mo, di ba, maapektuhan din, di ba? Yan tayo so, eh. Oh, buhos na lang si Troy. 1 year na lang kulang eh. Grabe, ginawa ko model ah. For ang mga 49 ngayon, next year, ito na mga problema nyo, di ba? Problema kasi intimacy, di ba? Hindi ka makarespond. Oo naman. Kilitin ka, may problema. Tapos, mas matagal magkaroon ng ereksyon. Dalawang oras na, hindi maliwala mo. Pag usapagat na yung partner mo, hindi wala pa rin, di ba? Nanganay na, wala pa rin. Diba? Agad na. So, plus, in between orgasms, diba? In between orgasms, kailangan mas matagal, dumatagal. Kumbaga dati, nung bata-bata ka sunod-sunod na pwedeng mag-sex. Yes, oo, sunod-sunod nga. Pag next year mo, Sir Troy, dahil 49 ka ngayon, next year 50 ka, mas matatagalan ang Yearly na yan, mangyari si Troy. Yearly na. Kung sakali man magkaroon ng erection, malambot pa rin. Malambot pa rin. So less firm, di ba? Pero sabi nga ng mga pag-aaral at mga gamot na binibigay ng mga doktor para sa erectile dysfunction, pagandahin mo lang yung blood flow dyan. Yun naman pala, pagagandahin naman pala. Ganda na at magkakaroon ka ng firm erections at magaganda ang sexual dysfunction. Diba? So, may gamot pa pala. So, pagka lalo na kung wala kang mga physical problems, no? Yes. Na, hindi naman na-operahan yan, walang mga bukol, walang mga prostatic, malinis. Wala kang diabetes, wala. Anxiety, kasi hindi ka masyadong stress. Lalo na pagka marami kang pera dahil siyantal member. Ay, naku, wala. Walang stress dyan, no? Di ba? Mga side effects ng mga gamot at hindi ka umiinom at ha, hindi ka nagsisigarilyo, wala kang history ng mag-operasyon sa iyong prostate, magiging okay ka ulit. Wow! Superhero na naman.
hindi yung parang nangangarag. Di ba? So, sabi nga natin, improve mo lang yung blood flow dyan, maganda na yung erection mo. At swerte na lang ng mga, swerte ng kalalakihan na ang Chantal came out with the Dr. Vita Maca. Woo! Mabuhay ang Maca! Mabuhay! Sabi ng mga lalaki, 50 years old and above, may Maca pa, may Dr. Vita Maca with B vitamins. Diba? Correct! So, yun. So, ano ba naman ng Dr. Vita Maca? Diba? Sabi, padgandahin mo lang yung blood flow dyan, gaganda na yan. Ganyan mga trabaho ng ibang gamot na binibigay ng mga urologist sa mga may problema sa erectile dysfunction. Pinapaganda yung blood flow sa penis. Diba? Ang Dr. Vita Maca may maca. Of course. May anthrorata. Mushroom yan na galing lang sa Taiwan lang makikita. Actually, kung bihira ang ano, materials anthrorata. No? Tapos, of course, vitamin B complex. Yan, triterpenoids na yan. Sabi ko nga, diba, maganda nga rin yan sa breast cancer. And polysaccharides, no? Mga antioxidants. So yung maca, galing yan sa Peru, ginagamit yan 4,000 years ago. Grabe, tagal na. At ang sabi nga, pagka ikaw ay uminom ng, ay kumain, kuminom o kumain ng maca, ay, asan? Okay. Yun. Eh, maganda ang blood flow mo by 50%, di ba? Okay. Pagka ikaw ay naamaka. So, ang tawag sa maca sa Peru eh, ay sa Peru is Peruvian ginseng. Yeah, no? So, yan ang scientific name, Lepidium mayeni. Parang kapampangan yan, mayeni. Diba? Very, ang maca is very nutritious. No? Kaya kinakain nila to sa Peru talaga. Hindi lang dahil for whatever ano, purpose, pero dahil nga nutritious, plainly dahil maraming vitamins na nakuha. Very rich in carbohydrates, maraming nutrients, vitamin C, copper, iron, and polyphenols. Ang maganda sa maca, and this is found in other food supplements, is it increases sex drive in both men and women. Hindi lang siya panlalaki. Kasi sabi nga ni Sir Troy kanina, eh di ba do, ang ating maca ba eh panglalaki lang? Hindi, pambabae at lalaki yan. So, ang material na makikita nyo sa maca is for both men and women, dinidiscuss, no? Pero in for our purpose, ang pag-uusapan lang natin lalaki. Ngayon, ang maca, ito pa maganda. Sa mga hindi magkaanak, ang maca maganda kasi ini-increase niya ang sperm concentration. Ini-improve niya yung sperm quality. Di ba? Sa mga hindi magkaanak, hindi makalagoy ang sperm sa loob ng katawan ng babae, sa ovary, sa uterus. Pero pag nakamaka, mas mabilis na nalang gaganda ang integrity o health ng sperm, mas may potential na makabuntis ang isang lalaki. Di ba? Yun yung sa mga hindi masyadong nahirapang magbuntis, makapagbuntis ng babae. Tapos, yun nga, sa babae, ang maca improves the signs and symptoms of menopause. Kagaya ng nararamdaman ko. Yung matulog, hirap din, di ba? Yung mga muskaro. Di ba? May hot flashes ako, masungit ako, may disorder ako, di ba? Yun. Now, ang maca, aside from its sexual, assisting or bukod sa nakakapagpaganda siya sa sexual health, eh maganda rin ang maca para ma-improve ang performance mo sa exercise. Lalo na pagka yung mga triathlon, di ba? Yung mga endurance, yung mga bike na malalayo, magmaca ka. May studies yan. Yung pinagmaca nila yung mga magbabike and napansin nila na nakasusustain ng mga bikers ang kanilang endurance. Nice. Di ba? So, hindi na yung question, no? Hindi na yan hakahaka lang. May pag-aaral tungkol sa value o advantage or nakocontribute ng maca para ma-improve ang exercise performance. Ang maca din helps in brain health. It improves learning and memory. So, mas madali ka makaka... Dahil nga, di ba, pag tumatanda, pag ininom mo kuwari, iniinom mo yung maca, itong Dr. Vita Maca para sa sexual health mo, fortunately, nakakatulog, di ba, pag tumatanda, nagiging makakalamutin din, di ba, nagiging slow. So, fortunately, ang maca also improves the brain health, di ba, our brain health, di ba, by improving learning and memory. Ang maca may polyphenols,
Diba? So yung polyphenols na yan present sa maca protects the skin from the rays of the sun, di ba? Tapos ito pang maganda, di ba, pang pagdating ng mga 40 plus 45 na above, 45 din above, nagkakaproblema na rin yung ibang lalaki, karamihan sa lalaki, sa kanilang prostate. Nakakatulong ang maca kasi meron siyang glucosinolates. Yan ang ano, active ingredient sa maca. Kasi pag sabi, nakakaano to, nakakalate ng prostate. Diba? Yun, sasabihin naman ng, bakit nakakalate ng prostate? Yan ang meron yan. Diba? E di, yan. O sige, i-pronounce mo. Glucosinolates ang mga nakakatulong magpaliit ng prostate gland ng mga lalaki pag tumatanda na sila. Yung sabi nila ang maca, yung ito yung mga ingredients ba na nasa laman ng maca kung bakit nakakatulong siya sa sexual health, di ba? Yung maca mites naman daw, yan ang nakakatulong sa sexual health. At saka yung lipid fraction ng maca na yan. Di ba? Yan ang may value o nakakatulong sa sexual health, di ba? Ngayon, sabi nila, ang maca is safe. Eh kasi kung hindi safe yan, dahil lahat ng may kumakain yan sa Peru, patay na. O lahat ng kumakain yan sa Peru, may cancer. Di ba? So that proves, that alone proves that maca is safe. Di ba? Yon. So hindi siya nakaka-cause ng liver problem, no, na hepatotoxicity, wala siyang ganun, di ba? Tapos ay hindi lang maganda ang maca pagka nagpapasuso at saka buntis. Ngayon, kunwari meron kang thyroid problem, may problema ka sa thyroid mo, hindi maganda ang maca, pero hindi siya nagkakakreate ng thyroid problem. Di ba? Hindi siya magiging cause ng pagdevelop ng sakit sa thyroid gland. Okay? Yon. So, yon ang maca. So, very advantageous talaga. Maraming advantages ang maca sa katawan. Diba? Ngayon, ang second ingredient or active ingredient na present sa Dr. Vita maca is yung antrorata. Sabi ko nga, diba, mushroom yan, diba? Maganda ang antrorata sa pag-improve ng liver function and detoxification. Oh. Ah, bakit valuable to? Kasi naisip, diba, ang mga processes, ibang mga ano ng katawan natin sa liver, ang metabolism. So, maganda, ipagandahin mo yung health ng liver, diba? Pag maganda yung health ng liver, nag-i-enhance ang physical strength, at nakakabawas ng pagod. Yun. Diba? Yun. So sabi ko nga, di ba yung antrorata na yan, galing yan sa Taiwan. Mushroom yan. Tawag na ruby mushroom in Taiwan. Ibig sabihin parang valuable mushroom sa Taiwan yan. Parang ano nila yan. Yan ang pangunahing, isang mga sa mga pangunahing pambenta nila sa Taiwan. No? So, ang antrorata contains steroids, triterpenoids, and basta anyway, mga ano yan. Triterpenoids are antioxidants. Alam naman natin kung para saan ang steroid, di ba? Maraming value ang steroid sa katawan. Tapos, basta siya. Yan nga, di ba? Sesquiterpene lactone, no? Ang value na niyan, ang value na sa katawan is para sa as antioxidants, di ba? Tapos, ang maganda pa sa antrorata, o pag umiinom ka ng Dr. Vita Maca, di ba, lalaki mahilig, marami sa kalalakihan ang umiinom. Diba? So, the next day, meron silang hangover. Pag naka-Dr. Vita Maca ka, wala kang hangover pag uminom ka ng, pag nag-maintain ka ng Dr. Vita Maca. Kaya pala mabenta to sa mga lalaki. Oo. So, kunwari, ayaw nilang mag-maintain ng Dr. Vita Maca. Tingnan mo yung mga lalaki, no? Miinom. So, mababawasan ng blood flow. Hindi maganda yung, you know, maapektuhan ng ereksyon, di ba? Kasi dahil sa alcohol alone, di ba? Okay. Tapos pagod. Oh, lahat yan na-address ng Dr. Vita Maca. Nice. Tapos nagiging makakalimutin, di ba? Pag nagiinom ka, may apekto rin sa brain yan. Di ba? So ang Dr. Vita Maca, ma-address din yan kasi meron siyang, it improves memory and learning, di ba? Kapag meron siyang ganung advantage yung maca, di ba? So ito naman antrorata na yan, eh, inaalis niya yung effects ng hangover, di ba? Yun.
Tapos may value din ang trorata sa, di ba, mga umiinom, mapdiri niyan tiyan. Oh, yun ang nagtatae. Nakakatulong ang trorata present in Dr. Vita Maca. Nice. Most of all, kaya nga ruby mushroom ng Taiwan ang antrorata is valuable siya sa longevity and vitality. Ibig sabihin nga palaga ba ang buhay at ini-improve ang well-being mo. Ibig sabihin, hindi ka napapagod, hindi ka nangangarag o hindi ka active ka, na-maintain mo yung activity, yung physical activity mo even through middle age. Diba? Eh, diba yun yun? Mga, diba yung mga lalaki madalis yan yung mga ano eh nagkakaroon na sila ng parang burnout. So maganda sa kanila ang Dr. Vita Maca. Yun. Mabilis mahapo. Oo, yun oh, mabilis mahapo. Lalo na kung may mga bisyo. So, Dr. Vita, so ang doctor ang antrorata that is present in Dr. Vita Maca may healing properties. Yung mushroom lang na yon, mushroom lang na yon. May healing properties, may anti-cancer properties, di ba? Oo, may anti-inflammatory effects. So kunwari, meron kang UTI o may mga rayuma ka. Maganda ang Dr. Vita Maca na inumin mo. Kasi lahat 'yan, parang yung Dr. Vita Maca is the yan yung parang ano na, parang yan ang sumasagot sa mga nagiging problema ng kalalakihan sa katandaan, di ba? Men who are getting older, who loses their energy, loses their sexual function or desire, at saka yung mga nagkakaroon na ng mga iba't ibang sakit kagaya ng high blood, rayuma, di ba? Mga prostatic enlargement, ito ang sagot sa kalalakihan, sa mga problema ng katandaan ng kalalakihan, di ba? Pagtanda ng kalalakihan, ang Dr. Vita Maca. Marami yung size ni Doc. Oo, marami yung mga 49 ngayon na magpi-50 next year, yan ang kailangan. Hindi ako yun. So yan, pwede rin pala para ang Dr. Vita Maca sa asthma dahil sa antrorata. O, di ba? Sangka pa. So, merong Dr. Vita Maca has Maca, antrorata mushroom. Meron din siyang vitamin B complex. Alam naman natin, vitamin B, paulit-ulit na ako, is the vitamin of life. Diba? Yes. Number one, isa sa mga causes ng erectile dysfunction is yung neurologic ano, problem. Diba? Ang vitamin B, diba, pampaganda ng, diba, nerves, 'di ba? Kaya pag may problema, ayan oh, healthy neurological function, 'di ba? So 'yan. Mabukod pa dyan, maganda sa immune system ang vitamin B. Pampaganda rin sa metabolism kasi 'di ba nga nagtatabaan ang kalalakihan, malumalaki ang tiyan pag tumatanda. So nakakatulong ang Dr. Vita Maca, 'di ba? Oo, so healthy maraming effect ang vitamin B sa function ng cell, di ba? Para healthy cell function, vitamin B importante. Syempre, ang mga kalalakihan nakakalbored, di ba? Saan? Parang babae. So nakakatulong ang ano, Dr. Vita Maca with vitamin B complex sa papigilan ang paglalagas ng buhok, di ba? Sa heart. Dahil maganda ang blood flow, maganda ang red cell blood cell production, maganda siya sa heart, di ba? Maganda sa energy production, di ba? So kung merong baka to stimulate in a physical activity, na sinusuportahan niya ng vitamin B, di ba? Yun. May vitamin C din. Kailangan pa bang i-memorize yan ang value ng vitamin C? Kaya natataranta, di ba, ang mga tao na may COVID na mag-inuman ng vitamin C. Dahil nga, magpampaboost ng immune system, pampaganda ng healing. Kasi this is the problem. Vitamin C ng Dr. Vita Maca will also act as an antioxidant. No? So, ibig sabihin, ang mga lalaki na nangangailangan na umiinom ng Dr. Vita Maca, hindi lang yung advantages or benefits from maca and antrorata and vitamin B ang makukuha, kundi meron din siyang benefits ng boosting the immune system at para pabalbatara, madelay ang aging, ang pagtanda ng mukha. Kasi ang vitamin C, di ba, yan ang ano, importante sa collagen formation, di ba? Tapos, di ba pag tumatanda, syempre, gaganda nga ang sexual function mo, kailangan nakakakita ka rin. So, ang vitamin C, di ba, prevents eye diseases, di ba? Keeps the skin youthful, di ba? Maganda, sharp ang brain, maganda ang mood.
maganda nga ang sexual function mo, eh, masungit ka naman. Sino gusto makipag-sex sa'yo? Di ba? Wala. Oh, yun. So, maganda. Ang Dr. Vita, kasi may vitamin C siya, pinapaganda ang mode ng kalalakihan. Di ba? Ang zinc is, ano, parang mainstay niyan sa... Wow, amazing. Lahat, maraming functions ng katawan natin, importante ang zinc. Kaya halos lahat ng supplements ng Dr. Vita, hindi niya nabansin, may zinc. Yeah. Diba? So, because zinc, parang mainstay ang zinc. Mm. Sa maraming functions ng ating katawan, di ba? So, di ba? Pag maganda yung sexual activity mo, maganda yung sexual function mo, kailangan maganda ang immune system mo. Para magkasakit ka sa kaka-sex life mo, di ba? Okay, sa dalas! Ayun. So, maganda sa background. Paano yung dok? Sa pagod. Maganda sa Panginoon. Improves eye health, di ba? Maganda sa immune system. Tapos, kikinis ka kasi maganda ang zinc sa acne, di ba? Yes. Yun. And magnesium. Finally, meron din magnesium ang Dr. Vita Maca. Ako, purbado at saka talagang nakita ko ang value ng magnesium in the preventing high blood pressure. So pagka medyo mataas ang blood pressure ng isang pasyente, no? Pag dinrip namin ng magnesium yan, makikita mo in a few minutes, kalmado na yan. Bababa ang BP, di ba? Among the many other, blood pressure maganda siya. Among the many other uses of magnesium, siguro ang magnesium is 400 functions in the body or probably more. So maganda rin siya sa pain, di ba? Diba? Sa bone, para makontrol ang osteoporosis. Maganda siya sa joints and ligaments para, syempre, kailangan, kung maganda ang sexual life mo, sex life mo, kailangan, kaya mong lumuhod, kaya mong tumayo, bigla-bigla. Diba, Sir? Ang pangahalaga ng pagluhod, ha? Oo. Kailangan mo ng joint and ligament flexibility. Diba? Importante yan sa sex life. Diba? Yes! At saka ang maganda sa magnesium, pampakalma. Para hindi ka natataranta. Oo. Diba? Ano gagawin mo? Anong unahin mo? Kalma lang. Diba? So, maganda pampakalma ang magnesium sa totoo lang. Diba? Pagkain ng magnesium, maganda, hindi ka agitated buong araw. Diba? Yon. So, maganda ang magnesium sa cellular energy, di ba? Yon, oo. Blood sugar, maganda siya. Maganda, dahil nga pampakalma siya, maganda pampatulog. Kaya mga pampatulog may magnesium eh. Halos lahat ng pampatulog may magnesium kasi pampakalma yan eh. So, pampaganda ng tulog yan, no? It induces sleep as well kasi nga kalmado ka. Yon. So, maganda siya sa pain, nakakatulong siya sa pain, tsaka ma-relax ang muscles mo. Sino ba kailangan mag-Dr. Vita Maca? Well, mga kagaya ni Sir Troy na next year, 50 years old. Nawawala na ng energy sa buhay. Parang burnout na. Diba? Yan tayo Masyadong pressure. Parang ina-address sa'yo, Sir Troy, ha? Oo, parang ako na. Masyadong pressure na kailangan doblehin na yung sales next year. Diba? Yung kulang sa confidence dahil nga nabawasan na yung nagkaroon na sila ng dysfunction, erectile dysfunction specifically. At yung mga mag 50 years old or 45 years old and above. Ah, sarande yan! Yan ang mga ideal na sige, sama na ako. Na uminom ng Dr. Vita Maca, di ba? So the best time to take Dr. Vita Maca is probably in the morning because it revitalizes you. Para minibigyan ka na ng energy. Eh di ba kapag ininom mo sa gabi, magdilat ka magdamag. Huwag kang mag-alala, yung epekto ng Dr. Vita Maca aabot pa sa gabi. Yun! Hindi ka. Huwag kang mag-alala, aabot pa yan sa gabi. Correct. Hindi ka iiwanan, basta-basta. So, kahit inumin mo sa umaga yan, meron pang epekto yan sa gabi. Yes. So, simula. So, ang epekto ng Dr. Vita Maca supplies energy for men of all ages, di ba? Lalo na yung mga 45 and above, activate spirit and energy cells dahil sa mga may magnesium, may vitamin B, di ba? Yun, it improves sexual satisfaction dahil sa presence ng maca, which improves the blood flow to the penis, di ba? It enhances physical strength and immunity. Dahil nga sa maca at saka ang torata, di ba? Tapos, Sir Angelito, sama tayo dyan, ha? Dahil nag-improve ang sexual function, nagiging masculine ulit. Kaya superhero na naman siya. Di ba? Parang Batman ka na, Sir Troy. Yes!
Batman, Superman, one ano. Incredible Hulk, gusto ko, type ko. Oh, ta, Incredible Hulk. Hmm. Oo, verde ang kulay. Ay! Diba, verde ang kulay, ni Incredible Hulk. Eh. O si Ma'am MC Hill, nasa tricycle, oo. Oh. Okay. So, yan. Balik nyo ang confidence nyo pagdating nyo ng mga kalalakihan na nababawasan na yung confidence. Let your confidence and energy burst with Dr. Vita with Antorata. Yes. So with that, thank you very much for listening. Ang lupit mo! Ano ang questions natin today? Ayan! Pero ano guys ha, bago natin, bago tayo magtanong, grabe no? Kaya on Thursday, at 3 o'clock in the afternoon. Grabe, no? Ang dami nating learning promise, ha? Ang dami po nating natututunan kay Doc Cecil Catapang. Lalo-lalo na, ginawa po niyang model yung magpi-50 years old na. Tama. Oo. Kaya palakpakan po natin si Doc Cecil Catapang. Doc Cecil. Oo. Huwag na po sana magsasawa sa mga Chantal, ha? Oo. Ano po, more years pa po to come para at least po sama-sama po tayong masasaya. Yan, thank you, Sir Troy. Oo, para at least, oo, kahit papaano, malay mo ha. Oo, malay mo. Troy, meron akong itatanong dahil mag-50 ka na next year ba? Oh, sige, okay lang po. Itanong mo na po. Engineer Randall, ano ba yung personalan ba yan? Personalan? Pero, konti lang naman. Hindi naman masyado. Go ahead. Go ahead, Sir Randall. Pero, naka-address to kay Doc. Pero, since mag-50 ka na next year, kasi sabi ni Doc, para sa mga mag-50, applicable yung Maca talaga. Kasi yun yung ano. So, ngayon, pag ganito doc 20 up yung magti-take ng Maca, ano mangyari para siyang umapoy? Doble ang energy level. Hindi lang yun siya kasi 'di ba? Although this is ideally recommended for that age group. Sir, 'di ba nasabi ko nga kanina, yung Maca kasi may value siya sa improvement ng sperm function. So, yep. Maca improves fertility. Ibig sabihin, kung medyo nahirapan kayo magbuntis, makabuntis dahil may problema yung sperm, ano nyo, quality, sperm count, may studies talaga na nakaka-improve ang sperm ng male fertility ang Dr. Vita Maca. In Dr. Vita Maca. Yung ngayon, kung medyo bata pa yung magtitake ng Maca, para siyang super science na mangyari dyan. Super, oo. Di ba, Sir Troy? Oo. Ayun! Okay, so talagang learning po tayo, Sir Randall, no? Talagang ina-advance mo na ang tanong para sa iyo. Yan tayo eh. Okay, sa mga gusto magtanong po, magtanong na po. At actually, meron na pong tanong dito sa Zoom. At doon sa mga nasa FB, sa FB live po natin, pwede po kayo magtanong kasi samantalahin na po natin, walang doctors po si Doc Cecil Catapang at this moment, ha? Siyempre, after na nito, maniningil na yan. meron na, pag after nito. After nito, maniningil na siya. Kaya, samantalahin na po natin na magtanong na po, kahit out of topic, di ba, ang dami po nating Chantal products, pwede niyo pong itanong kay Doc Cecil right now. Okay, so, unahin ko na lang po sa Randall, ang nandito sa Zoom, okay, ang katanungan po niya ay from Angelito Andres. Ayan, si Sir Angelito na ganado-ganado mag-opisina kanina na habang nakikinig kay Doc Cecil, parang tinatamaan siya. Lumimiti. Ilang taon na ba si Sir Angelito? Ayan. Pwede naman mag-unmute yan kasi nag-unmute dati yan. Busy yan eh, pero tingnan natin kung pwede siyang kausapin kahit pabulong lang. Ayan na. Bawal. May boss. Ayan. Okay. Ito yung katanungan ni Sir Angelito, Doc Cecil. Sabi niya, Doc, good afternoon po. Ano po ang product ni Chantal ang pwede sa vertigo? Thanks.
Actually, ang vertigo, kasi pag magandahin mo yung, okay, maraming kasing dahilan ng vertigo, di ba? Mm-hmm. Pero napansin ko, kung ang produkto mo, something that will improve blood flow, eh mag-i-improve ang vertigo. Yun. Napansin ko sa okay. Ano, kasi yung mga binibigyan ko dati, mayroong produkto dati na ano, na nagaka-improve ng vertigo. Sabi ko, ba, makpwede pala yun kahit na in-improve mo lang yung blood flow, eh nag-improve ang vertigo. So yun. Okay, so ibig sabihin, Doc, ang recommended na Shanta products is Dr. Vita Q10. Pwede? Pwede. Mm-hmm. Kasi NATO, di ba? Dahil sa NATO. Yes, dahil sa NATO. Pwede mo rin sir bigyan ng ano OPC, vitamin B complex, mm-hmm. Di ba? Kasi mm-hmm. Ano, yeah. Pero kasi siyempre sir, depende pa rin kung anong cost ng vertigo. Di ba? Correct. And, baka, and ano atin eh, makakatulong lang. Correct. Diba? And of course, kanina, Doc, dito sa Dr. Vita Maca, nabasa ko ha, nakakatulong ang Maca sa, di ba, pag-flow ng dugo at at the same time, di ba, sa yan, vertigo, pwede yan, I think. Sabihin ko pala nga, sir, eh. Opo. Maaaring makatulong ang Dr. Vita Maca sa vertigo. Yes. Kasi di ba, sir, although ang thrust nitong Dr. Vita Maca is male, sa totoo lang, pwede rin yan sa babae. Yes. Ang Maca, oo. Okay. Kasi sa Peru, hindi naman lalaki lang yung kumakain yan, babae din. Mm-hmm. Correct, no? Ayun. At Sir Angelito Andres, ayan, nag-thumbs up na siya, Doc Cecil. Ayan, maraming salamat daw. Thank you, Sir Angelito. Si Ma'am MC Hill, Doc, ano po benefits ng Dr. Vita Maca pag babae po ang umiinom nito? Di ba, ma'am, isa nga sa benefits ng Dr. Vita Maca sa babae is it improve the signs and symptoms of menopause. So kung may menopause na yung babae, menopausal na yung babae, merong mga hot flashes yan, kagaya ko ngayon, naiinitan ako. Tapos moody, mood swings, ganyan, lethargic, ibig sabihin, nanghihina, parang pagod lagi. So makakatulong ang Dr. Vita Maca dyan. Sa mga bata-bata naman, pati sexual function ha, nag-i-improve ano, sa Dr. Vita Maca. Sa mga bata-bata naman, ng population, yung younger population, ano makakatulong ang Dr. Vita Maca sa endurance? Ibig sabihin, di ba, exercise endurance. Yun. Okay. Side, oh, on the side na lang yung sexual effect on sexual function. Anong gano'n? Kaya pala ang Dr. Vita Maca ng Chantal ay one of the fastest moving products po natin, ha? Oo, best-selling products po. Kung hindi lang po talaga OA, CFB. OA lang eh. Dinidisable niya pag nakita niya Maca. Anyway, ganun talaga eh. Oo, saka pag tinanong sa mo ng kliyente, oh, na, alam mo, hindi ako nahirap mga may magkaanak. Bukan mo yung Dr. Vita Maca, baka sakali. Kasi yung Maca nga, di ba, improves the quality of the sperm. Yes. Ano yan, may studies yan, hindi yan basta lang sinabi. Correct. May pag-aaral tungkol dyan. Mm-hmm. So yung mga, hindi lang siya sa sexual function, sa mga ibig ding magkaanak. Yes. Nahihirapang magkaanak dahil sa problema ng lalaki sa sperm. Correct, no? Tapos yung iba, sinasabayan ng sayaw, no? Sa bando. Ayan, from Vicky Aquino, ano pong magandang oras inumin ang Maca capsule? Yun nga ma'am, kasi nga ma'am Vicky, yung Maca kasi provides energy, di ba? So baka maging energetic kapag tulog mo, energetic ka 30 minutes later, alas 10 na. Oh, so hindi makatulog. So maganda, inumin ng Dr. Vita Maca sa umaga. Para energize ka buong araw, maganda yung mood mo buong araw. Kasi di ba ang Dr. Vita Maca also improves the mood. Di ba? Pagpaganda rin siya ng mood. Okay. From Jane Purigay, ang sabi niya, good afternoon po, Doc. Anong edad po pwede mag-take ng Q10? Actually, sir, ganito. Ang Q10 kasi hindi siya, hindi siya parang gamot na merong gustong sakit na dapat i-address. Ang Q10, ang CoQ10, muscle.
well, effective siya sa heart muscles, no, maganda, no. Tapos yung te, yung nato is blood flow, 'di ba? Pampalabnaw ng dugo. Yes. Ang nato, kinakain niyan sa Japan, 'di ba, sir? Yes. Oo. Ng mga bata. So ibig kong sabihin lang, pag gusto mong pagandahin ang strength ang cardiac function mo, bata matanda, pwede ang Q10, 'di ba? Ibig sabihin yung mga 18 and above, no? Yes. Pagka naman, no, yung nato is just a pag dito, it's actually just food, 'di ba, no? Sa Japan, ginawa lang tablet. So ibig sabihin hindi rin siya masamang inumin ng mga nakakabata, ng mga bata 18 and above. Kasi pag maganda yung blood flow, maganda yung brain function, maganda yung heart function, maganda yung function ng body, kasi maganda yung delivery ng oxygen and nutrients all over the body. So, to answer the question, Ma'am Vicky, is you can give Q10 nato even to younger individuals. Pwede sa mga bata. I mean like 18 and above. Diba? Parang ganun. Even as young as 18 years old. That's what I'm saying. Ayun, Ma'am Jane. Ayan. Baka may follow-up question ka pa, Ma'am Jane, ha? At nakikita kita kanina. Oh, pwede ka magtanong, Ma'am Jane, ha? Ayan. Okay, sabi naman ni Ma'am MCL, need ko pala maka sa umaga para sa energy, para si paging gumawa ng mga task, tambak gawain sa DepEd eh. Sa super dami, minsan nakapagod na, maka ang sagot. Ayun. Yes, ma'am. Try mo, ma'am. Hindi, sa totoo lang. Pag narag-narag ka, yan, maganda ang maka. Oo nga. Parang narag ka ngayon, Ma'am MCL. Mahangin ba dyan? Pagpuyat, sir. Iba ngayon, Pasko, kahit na COVID, party. So, maganda, magmaka yung mga tao. Ibigyan nyo. Ganito lang, sir, oh, lagay mo yung maka. Bauli mo yung maka. Oh. Kasi mo, try mo ito bukas. Oh. Pag ano mo. Grande, ang dami mo maka pala. Di ba, sir? Oo, dito kasi. Sir Joy, pag ano, sabihin, baon ka ng maka, yung bote ng maka sa ano, bukas. Oh, pag siyempre may kakwento ka, oh, i-try mo to bukas, inumin mo. Correct, ma. Tama, no? Yeah, siya nang over. Ganda yung energy level niya. So, tatawag yung susunod na araw, pabili nga lang maka mo. Correct. Oh, tapos doc, no? Tapos libre yung demo pa, no? Baka may demo. Ayun na pala, no? Ayan. Ah, ayun, sabi ni Ma'am Jane, thank you po. Ayan. Thank you, Ma'am Jane. Sir Troy. Yes. My question sa live. Ay, sige, sir. Basa. sabi ni Sharon Razon. Good afternoon po sa inyong lahat. Ask ko lang po kung ang Dr. Vita Maca ay pwede sa may goiter. Thank you po. Di ba sabi ko, sir, hindi pwede kanina. Ang Dr. Vita Maca, because of Maca, cannot be given to patients with thyroid problems. Yep. But yung Dr. yung Maca ni Dr. Vita, but Maca does not cause goiter thyroid problems. Hindi siya magiging dahilan ng goiter, ng tribe ng problema mo sa thyroid gland mo o ng goiter mo. Pero kung may goiter ka, hindi magandang uminom. Hindi ka pwedeng uminom. Ayun. Ayun, Ma'am Sharon. Oo, Ma'am Sharon. Hindi goiter ka, hindi pwede, pero hindi po siya nagkukos ng goiter. Oo. Learning, yeah. Ha? Actually, Joyce, yung Dr. Vita Maca is very safe. Diba? Dr. Vita Maca, yes. Di ba sabi nga nung ano, sabi nga nung mga, kung ang Maca, eh hindi safe, eh di lahat na marami na sa Peru ang patay. Correct, diba? No? Tama. Eh, ang haba nga ng buhay nila eh. Di ba? Kaya nga. Yun. So, kakain na tayo ng Maca dito, Sir Troy. Ah, kain na. Siguro, sir, inumin mo na lang. Huwag mong kagatin. So, try, may tanong ako. Ayan na. Ladies and gentlemen. Ayan, personal. Personal na tanong. Oh, ito na. Mukhang may problema si Ma'am Carol eh. Ma'am Carol, pasok. Ayos ka, Sir Troy. Ano mo, Sir Troy, ah? Nararamdaman ko. Ah, sige. Personal. Hindi naman nakikinig. Si Ma'am Sharon dyan. Asan si Ma'am Sharon? Lang kasi kaya nga ayoko nagbebenta ng ano kasi syempre nakikita kasi nila ako nag-live, pero kung minsan nag-spill ako tungkol sa Maca kasi ayoko talagang maano kasi once na umpisan ko yan, mga lalaki na yung mga audience ko.
Bahala sila sa buhay nila. Ayoko talaga ng ganun. Kasi mas gusto ko talaga pag ano yung mga nakakausap ko. Ang tanong ko, since si Sir Troy 50, truths ba yan? Hindi, yung totoo, Sir Troy. Truths ba yung maka sa'yo? Hindi, actually, ano, nagmaka ako. Ito ah, meron akong iniinom yung boost coffee. Oo, talagang ano, effective sa akin kasi nakakaramdam ako ng ano, yung gigil, tapos yung tingin ko sa asawa ko, ang sexy kahit ang taba. Diba? Para matukan ka dyan. Oo! Eh, pagkakataon ko nang sabihin to kasi tulog siya. Hindi, iba talaga. Pero, talagang ano, may dating sa akin kapag umiinom po ako ng boost coffee, tapos nagtitake pa ako ng maka, talagang masasabi ko, maka, ano, hindi pa ligated ang asawa ko, ha? Pwede pang dagdagan. Talagang masasabi mo, Sir Troy, makakarami pa. Yes, makakarami pa. Eh, kaya lang ayaw na ni Mrs. Ba't ka naka-off cam dyan, Sir Troy? Binatukan eh. Nawala yung camera ko, wait. Ma'am Carol, totoo yan. Kasi yan yung gamit ko ngayon eh. Maka, tsaka, no? Maka, Boss Coffee, at saka OPC. Yan yung gamit ko. Yung actually, si Anna, yung Hobes Couple, Maka pong ginagamit nilang ngayon. Kasi nga, di ba, wala pa silang baby. Pero, hindi, ang inaano ko, Sir Troy, is the age. Yung age. Hindi, actually, aamin ako. Minsan po talaga, kahit anong kalabit, wala talaga. Talagang ano. Ayun na, Doc. Magsabi na ng totoo, Doc. Kasi nga, napapansin ko nga din na... Sigmenta na eh. Oo, na ano, na talagang pagod ka, di ba? Gaya na sinabi nito. Pero di ba, Sir Troy, high blood ka? Yes, meron din po akong high blood. Mm-hmm. Isang factor din daw yon. Kaya, kaya... Kumbaga, tapos ang katwiran ko naman, ano na, lagi naman eh. Excuses. Kumbaga parang, ano na? Ito na naman? Naninibago ka ba nga? Dati pa naman yan? Oo, dati naman yan. Oo, huwag ka na magtaka. Okay, so, so try ilang bote po ng maka ang naubos mo? Ano po ako eh, araw-araw po ako nainom yan. Talagang since po na nag-Chantal ako, ayan, nagtitik na po ako yan. Eh, magti-3 years na tayo kay Chantal eh. Kaya kung napapansin nyo po na ngayon po ay nag-low carb na ako, wala naman kinalaman sa maka, no? Pero nag-low carb ako ngayon. Pero ang napapansin ko, dati po talaga yung mga first 3 days ko na low carb, eh talagang aligaga po ako. Gusto ko talagang kumain ng kumain din talaga. Kaya lang, ngayon po, ayan, eh talagang konti na lang yung kanin na kinakain ko. At napansin ko po, lumiliit na po. Hindi po yung ano ko ha. Sino? Yung chan ko ano? Lumiliit. Si Surandal, ilang taon ka na? 47. Oh, di ba? Oh, kaya nagtanong kanina yan, nakaka-relate yan. Hindi. Yung tanong ko si Ronda kay Sir Troy, ano naman sa'yo? Yan na. Oh. Parehas ba ano or may pagkaibhan? Sino? Si Sir Troy? Oh, hindi, ikaw. Yung ano daw, ikaw daw. Ako? Oo. Ang lakas? Oo. Super lakas. Yung totoo. Yes. Para ayusin kasi, yung tanong ganito, ko kay Doc. Ganito yan, ma'am. Nag-gym kasi ako. Nag-gym ako. Nag-gym ako. Talagang pinipilit ko yung sarili ko na mag-exercise kasi. Ako din si Randy, nag-gym ako madaling araw. Binubuhat ko po. Sino? Yung barbell ko. So yun yung ano, ang maka, yung ano ko, maka. Kasi nagpapaano ng resistensya eh. Nagpapahaba ng resistensya. Instead, madali akong ma-exhaust ba? Ano yun? Mapuyat. Mahapo. Mahapo. Oh, so, instead, madali akong mahapo. Talagang napaano ko yung ano. Most of the time, 2 to 3 hours sa gym. Mm-hmm. Pero sa performance sa Randall sa gabi? Oh, wala na si Mrs.
2 hours siya sa gym, ma'am, eh. Nakatulog na. Doc, may question kasi ako. Ini-enjoy na lang sa gym, ma'am. Ini-enjoy na lang sa gym. Medyo inaano ko ngayong ano, kasi yung wrong branding kasi ng mga past distributor. Eh, dahil nakikita nila yung mukha ko, nakikita na lang nag-explain, talagang, ay, kung hindi live yun, talagang sasagot. Para makabenta naman ako ng Maca, live yun eh. Siyempre may mga words kasi na hindi pwedeng. Yes, bawal sa Shopee. Yes, kagaya ng ganito, di ba, ma'am, kung makutikot mo talagang utok na utak nila, oh, it could help me, ganun. Kailang mag-doc yung question ko. Usually talaga, sa mga high blood, sa mga ano, it, talagang malaki yung difference niya, malaki yung effect niya na sometimes it couldn't really perform well. Kaya lang, Dok, nagtataka ako, bakit yung mga ibang matatanda na naghanap ng bata, paano yun? Ba't tumatayo pa rin? Ah, actually, kasi, ano po? Oh, kasi ma'am, hindi lahat ng dumatanda na kagaya ni Sir Troy na magiging 50 next year ay magkakaroon ng ganung problema. Correct, tama. May porsyento lang ng matanda. Although may porsyento lang ng matanda na nasusustain ang ereksyon even after the age of ano, active sex. Troy, let the group. Yun. Kahit may high blood ka, eh, di ba ma'am, ang maganda, Sir Troy, di ba may high blood ka, kamo? Yes, pero po. Di ba ang ating ano, ang ito yan, ang antrorata, mayroong anti-hypertensive effect. Ah, oo. Oh. Oo. Oh. Paano yun, Doc? Paano yun? Pero mga sa matter ano, of fact, hindi ka basta-basta ma high blood. Oo. O, kunyari, walang pera. Actually, base nga sa study, ang antrorata, magandang alternative para sa paggamot ng high blood. Eh. O, kita mo? Kaya, hindi ako high blood na yun. Eh. Na high blood ka pa ba, sir? Ay, hindi na ho. Diba? So, yun, merong bagbe. Which means, ang mga taong, diba, yung mga may baya, nagbabayagra, maraming bawal. Naku, yes. Hindi pwede yan. Itong Maca, okay lang. Kasi nga, una, bababain niya yung blood pressure. Papagandahin niya yung blood flow. Correct. Diba? Yun. Correct. Tapos, anti-sakit pa sa puso. Oo, may antay ka. Pampaliit pa ng prostate. Diba yung Maca? Correct. Ibig sabihin, Doc, kung ano sakaling gawin nila yung Maca as B, kailangan ilang capsule, ganun. Once a day sa magas, ma'am. Hindi, sa mga hindi nakapag-perform, gawin nilang V yun. Gawing ano? Parang Viagra. Gawin nilang Viagra. Gagawin daw ano? Gagawin daw vitamins niya. Going power? Isa. Kasi ganito, sir, kunwari, hindi ka na makaperform. Ibig sabihin, parang ano, parang pag, ano, di ba, kunwari, for a long time, wala kang partner, so wala kang sex life, di ba? Mm-hmm. So bigla kami nakilala, so ngayon, meron ka na naman sex life. Mm-hmm. So kunwari, ano yan? Totoong story yan? Hindi. Hindi, kunwari nga daw. So ngayon may nakilala ka, so kailangan may mag-ano ka. Siyempre, magkakano kayo ng mapakasali o magkakano ng... So ang magiging magproblema yan, paano ka... Diba, ang tagal mong walang exercise. Parang gano'n, wala kang sex life. So yung blood flow mo, ibig sabihin, obstructed. Maaaring na lambot na, diba? Meron ka... Sa alam nyo ba, ang penis lumiliit din? Yung muscular. Oo, yung nagkakaroon ng muscular atrophy ang penis. Pumapasok sa loob. So, maraming factors nagko-contribute sa erectile dysfunction. So, hindi naman sa isang tableta ng Maca, ibabalik mo yun. Diba? Magic? Hindi naman magic yun, Dok. So, ibig sabihin, you have to take it, based on my ano readings, no? You have to take it at least 2 weeks before you, ano, parang masabi mo na para makita na yung effect. Parang ano, para bago masabi na yung oras. Parang sa aming pag may nagpapabuti ng kilikili. Dok,
Eh gusto nila pag isang treatment puputi na. Sasabihin ko, ang tagal ng maitim ng kilikili mo. Gusto mo in 3 minutes, 30 minutes mapaputi ko 'yan. Siyempre, bigyan mo ako ng time. Bigyan mo ako several sessions, 'di ba? Parang ganoon. 'Yun. So in the same manner sa Maca, you give it time to work. So, para ko kung papalab na ba yung papagandahin yung blood flow, kailangan, palab na ba yung dugo niyan, padilate yung blood vessels. Alam niyo ba na itong antrorata nga ba yun sa Dr. Vita Maca, pinapalambot niya yung ugat natin na nanigas. Oh! May ganun siyang effect. Teka, hanapin natin. Yeah. So, pinapalambot niya ang hindi ko yata na isulat, pero dahil kaya nakakaroon siya ng magandang anti-hypertensive effect. Kasi yung ugat, di ba, meron pagka nagpa-X-ray ka, nakasulat atherosclerosis. Ang ibig sabihin nun, nanigas na yung ugat mo. Ang Dr. Vita Maca, pinapalambot niya yung dugo para gumanda ulit yung blood flow. Correct. Isa yan, di ba, atherosclerosis na nagiging cause ng headaches o kaya blast heart attacks o strokes, minsan vertigo din. So pag pinalambot mo yung dugo, sa yung wall ng blood vessel, magiging siya flexible. Pag gumaan ang dugo, ulalapad siya o kakatataba siya para magandang dugo. Ayan, so Angelito Andres, vertigo mo, mawawala na ha? Okay na yan ha? Magmaka na lang. Ngayon, si Vicky Aquino may katanungan, Doc, out of topic, question ng client ko kung okay lang ba na umiinom ng collagen at glutathione, meron siya goiter, hypo siya. Oh, okay lang. Kasi ako hypothyroid. Hmm. Actually, maganda nga na uminom siya ng collagen kasi yung mga ganyang mga may sakit na metabolic disorders, mabilis tumanda. Ayun. So, Daw mas maganda uminom. Maganda, ideal sa kanya. Ideal daw, Ma'am Vicky. Tapos sabi niya, Doc, kung pagsasabayin ang Maca capsule at boost copy, paano ang pag-take before o after meals? Yung Maca sa umaga, di ba? Boost copy, Doc. Boost copy, pwede na after meals. Para parang nagkape ka na rin, di ba, sir? Yes. Grabe na, boost copy, tapos Maca pa. Di ba? Magandang combination yan, Doc. Di ba, magandang combination yan? Hindi na lalabas ng kwarto yan. Nag-honeymoon ba yan? para bang how good to be true? Ayun, may tanong si Ma'am Mary Ann Basan. Upline ko yan. Sabi niya, pwede po ba daw ang Maca capsule instead ng kape if may vertigo? Ayan. Mm. Ayan, Ma'am Mary Ann. Yes daw. Okay. Sana, Sir Troy. Mm. Sana yung mga nagtatanong sa atin ganyan, tapos pag sinubukan nila at nakita, may improvement o walang improvement o kung ano man ang experience may nila meron, sana ma-share nila pag nag-aaral. So, si Ma'am Vicky, minum tinry niya, si Sir Rand, sino ba yung sir yun may vertigo? Si Sir Andres. Si Sir Anong Hilito. Wala, tinry niya. Tapos nag-improve talaga. So at least meron tayong di ba? Meron testimonies na talagang nag-work sa vertigo, nag-work sa ganito, okay. Nag-work sa ganyan. Speaking of Angelito Andres, ang tanong po niya ay ganire. Tanong ko lang po, ang vitamin E ba ay nakakalapot ng dugo? Thanks. E. Hindi, love now. Love now. Yeah, kaya pag tinanong, kuwari, operahin ka, sabihin mo sa doktor, kuwari, may operahin ka. Mm. Sabihin ng doktor, meron ka bang bingko biloba? Meron ka ba ng aspirin? Meron ka ba ng vitamin E? Mm-hmm. Kasi ang vitamin E will predispose one to bleeding. Mm. Ang effect ng vitamin E is like aspirin. Napalab na niya yung dugo. Kapag naka-vitamin E ka, likelihood mo magkaroon ng heart attack, stroke, less than hindi na, pag hindi na kang vitamin E. Ayun, ha? Vitamin E yung blood flow. Mm-hmm. Ayun, sir. Angelito, ha? Na nakakalapot, nakakalabnaw. Ayun. O learning ba, sir Angelito? Learning? Ayan. Okay, so thank you daw, Doc. And sir, po, sabi ni Vicky Aquino. Salamat din po. Ayan, si Maria Teresa Regalado. Ito na, favorite natin, Doc. Sabi ni Ma'am Maria Teresa Regalado, gandang hapon po, Doc. Pwede po ba sa may GERD
GERD Ambush Copy? GERD. GERD. Basta hindi po siya sensitive sa caffeine. Mm. Ayun ah. O basta hindi raw. Actually bawal, di ba isa sa mga bawal sa GERD ang ano? Coffee. Not necessarily yung boost coffee, no? But coffee, caffeine itself, is yes. hindi siya maganda sa GERD. Medyo kung gusto niya, sir, kung gusto niya, mag-Dr. Vita Maca, tapos probiotics. Ayun! Para mag-improve yung GERD. Ayun. Kasi syempre, gusto mong gamutin yung sakit niya, di ba? Mm-mm, correct. Ayun, Ma'am Maria Teresa, Dr. Vita Maca and combination ng S77 probiotics. Ayan. From Melanie, ito, Doc, ilan po maximum na pwede inumin sa mangosteen? May bronco po, bronco. Bronco, bronchitis, bronco, pneumonia, bronco. Anyway, ang mangosteen naman sir, kasi di ba walang overdose? Wala po. Oo, so pwede nyo minum kahit na walang tableta sa isang araw. Yes. Pero ganito, Ma'am, ang gawin mo. I-detoxify, di ba, barley? Detox mo ng barley. Tapos, bibigyan mo rin siya ng mangosteen. Tapos, i-improve mo immune system niya with S77. Di ba, sir? Oo, kasi para, di ba, alisin mo yung toxin sa blood niya. Yung barley gagawa nun, di ba? Tapos, yung namang kasi immune system pa rin ang importante, so 77. Tapos antioxidants na pinoprovide ng mangosteen. Yeah. Alright. Ayun, from Mary Ann Baslan, ilang beses po sa isang araw may vertigo po kasi ako ngayon. Ito po regarding sa Dr. Vita Maca. Try nyo once a day lang, ma'am. Usually vertigo naman, mga gamot yan talagang pang once a day. Try nyo muna ngayon, ma'am. Ayun. Okay, from Melanie. Aha. Okay, ayun na pala. O kaya yung Q10 na to. Ayun, Q10 na to, mamean. Try mo din daw. Pero kung may Maca, try niya rin. Ngayon. Okay. Kasi nakauna, nakamarami natatakot sa Maca. Una sa itsura niya kasi, di ba? Itsura ng Maca parang hindi maganda eh. Correct. Pero pagka nasabi nyo, ilan mo yan, ginagamit yan sa Peru. Eh kung masamba na ano yan, kung masama yan sa katawan, edi lahat sila patay na ron. Yeah. O yun ang contention ng ano eh, ng mga proponents ng Maca eh, yung mga nag-a-advocate ng Maca. Eh kung masama sa katawan yan, lahat sila, as a matter of fact, ito ng Dr. Vita Maca, meron longevity and vitality yan dahil sa antrorata, di ba? Yung mushroom ba? Di ba? At Maca with B vitamins, di ba? Correct. With antrorata, o oh, yun. Yung antrorata dyan, nakakain lahaba ng buhay. Correct! Oo. Naka-energize ng katawan. Kaya ano? Hindi buhay din, Sir Troy. Oo, kaya nga hanggang alas 2 sa madaling araw, gising ka pa. Ikaw, di ba, Sir Troy? Nakatutulog. Yan tayo, ako na naman eh. Ayan. Kasi ikaw kasi yung mag-50 next year, kaya ikaw yung gano'n naman. O sige na, umaamin na nga ang lolo. Yan tayo eh. Ayan, from Maria Teresa, noted po, Doc. Salamat po. Thank you rin. Okay, from Melanie, hindi po ba masama sa low blood if mag-take 6 na tableta ng collagen sa umaga saka 6 na capsule din sa gabi? Hindi naman po. Oh, hindi naman collagen. Kailangan po natin actually na collagen is about 12,000 milligrams a day of collagen. Lalo na pag medyo mas may edad ka. So, kung ang collagen tablet mo is 200 milligrams only per tablet. So, if you take 6 in a day, 6 times 2 is only 1,200 milligrams of collagen. Ulang. Actually, so ganun. Okay. So which means to say hindi siya overdose. Okay. Underdose pa nga. Asan underdose. Si Ma Melanie? Asan you are within the dose, di ba? Ma Melanie mag-on cam ka. Oh, mag-on cam ka. Ilang taon na si Ma Melanie? So 250 milligram ang sa atin. Kalkyo. Kalkyo nga engineer Randall.
Pag number... Melanie, mag-on-cam ka. Wow! Ikaw so, na. Kailangan pala ng ano? Kung nagtatanong ko, ayaw na maging, mag-on-cam. Ano, 12, di ba 12,000 dok ang kailangan everyday? Tama? Really, actually ganito, sir. Ang sirekomendado ng mga eksperto is 12,000 milligrams a day. But based on my, ano, sa mga supplements available in the market, they are only going until 10,000 milligrams a day. Para safe. 10,000 lang tayo. Oh, do the math. Yeah, 40 ka tableta dito, Sir Troy. Ah. Yun ang ideal. Ideal. 40. So, since yun na, bibili ako ng marami dito. Ito yung ginagamit ko eh. Nag-collagen din ako, Dok. Kaya ko tinatanong yon si Ma'am Melanie, tanong-tanong, ayaw naman mag-on-cam, patawa-tawa sa upuan niya. Kasi, ang tatanungin ko, ilang taon ka? Tanungin niya, ilang taon na ako? Para tingnan niya yung difference. Kasi hindi nga, kaya nga diba, Doc, yung question ko before na, pwede ba, Doc, i-enhance mo kami when it comes sa supplement? Kasi, ang tingin kasi nila sa supplement, may side effect, yung gamot, It's not iba yung supplement. Much better nga yung supplement than gamot. Pero ang inaano ko dito, Ma'am Melanie, yung effect. Kasi hindi lang siya pang skin. It's for the hair, for the nails, and for the bones. Laking tulong po. Lalong-lalo na sa amin na 41 years old. Di ba sa circulation ng blood, nakakatulong din to, Doc? Ang collagen po has aspirin-like properties. So, ibig sabihin... Yun pala eh. Para siyang ano, pampalabnaw ng dugo yan. So, it can prevent... Mas maganda to, Sir Troy. Mas maganda yes, to, Sir Troy. Nakakatulong sa blood circulation. Kaya sir, ang mga naka-collagen, lalo na yung tama ang dose, ha? Mapula-pula yung balat nila. So itama ko to, 40 pending. Kaya pala mapula-pula tigyawad ko, ha? Ayun, dahil nga sa dami ng collagen na iniinom mo. Nagiging tigyawad. Sir, yan ang dahilan bakit mapula ang pimples mo. Ayan, sabi niya, no? Sabi ni Ma'am Melanie, naglininis, ma'am, kisa me, nakikinig lang po. Ayun naman pala eh. Thank you, Ma'am Melanie. De, pero friend kami ni Ma'am Melanie. Nakita ko naman siya. Isa okay. Siya sa ano, nakakausap. Okay, oh. From Ma'am Jane Porigay uli. Dok, ang mangustin po ba pwede sa 12 years old? Please sir, wala naman siya. Di ba mangustin naman kasi yan? Eh, yes. So actually, Joe, antioxidant lang naman ang mangustin. Di ba sir? Yes. Tapos ang laman pa niyan, 'di ba? Purple corn, 'di ba? Mhm. Mm-hmm. Mangosteen purple corn. Meron. Wala siyang masamang ingredient na bawal, uh-huh. 'Di ba? So, kung 12 years old, carry lang. Yes. Basta kayang inumin yung capsule, pwede 'yan. Mm-hmm. Yes. Basta 'wag lang ano, meron lang mga hindi pwede sa bata. Ayun, from Ma'am Mary Ann Basan, sabi niya, ano daw ang best time po na pag-inom ng Dr. Vita Maca at yung Q10 na nirecommend mo sa kanya? Yung Maca, di ba Sir Maga? Ako yes. Kasi, ang personally, kasi di ba yung mga heart attack and stroke, kasi ano yan yata, vertigo eh, di ba? Pero di ba, mostly, ang mga heart attack and strokes happen pagka madaling araw. Kaya ako, gusto kong inumin o nire-recommend akong inumin ang Q10 na ito pag gabi. Ayun na! Yun ang suggestion ko. Kasi para covered ka sa gabi ng, ano, alam mo na, alam mo na. Diba? Extracurricular activities. Feeling ko, sir, pagka umiinom ako ng Q10 na to sa gabi, protektado ako sa heart attack sa madaling araw. Wow! Kaya mapapansin nyo karamihan ng mga heart attack and stroke na atake madaling araw. Oo nga, no? Diba? So, ang feeling ko, pag umiinom ako ng Q10 na to sa gabi, magigising ako bukas. Yee! Diba? Oo. Sa mga ano, adok, sa mga kalalakihan po, no? Laging gising, no? Kapag nag-Dr. Maca, Dr. Vita Maca, laging gising pa rin. Ano, lalo na pag bagong gising, gising din siya, no? Oo. Tulog pa yung diwa niyan, sir, gising na. Yan tayo eh. Usapang gising, Ruel
Palonay Maglaki. Hoy, gising! Oh, si Sir Ruel Palonay Maglaki, hindi pa problema ang ano, ang pagising. Kakaumpisa pa lang eh. Ayan. Ayan. Kasama pa niya, Sir, pag gumising. Ayan, pag gumising si Sir Ruel. Ayan, sabi ni MC, Ma'am MC, sabi niya, 12,000 milligrams pala need per day sa collagen. Wow, dami. Yung isang pack ng collagen, pang 2 days lang kung magkakataon. 2 to 3 tablets per hour. Personal recommended yun. Yun ang based on research. But you should remember kasi kagaya ng Dr. Vita Maca, diba? Dr. Vita Maca. Dr. Vita Collagen. 250 milligrams of collagen lang yung per tablet. Ang recommended ng Dr. Vita Maca Collagen is 3 times a day, diba? Or 3 yes, tablets a day, diba? So, malabas yan is 750 milligrams, diba, sir? Day. But you are also forgetting that the itong Dr. Vita Collagen natin, number one, you will take in collagen per se. Mm-mm. Yung pag ininom mo yung tableta, yan, collagen yan. Mm-mm. Pero di ba meron din yung vitamin C? Di ba? Yes, may kahalo. So ang vitamin C, yung vitamin C, instrumental para yung sarili mong katawan mag-produce ng collagen. So, dalawang effect na yan, di ba? Something like that. So, which means to say, you do not have to take so much tablets then. Kasi, because of the vitamin C that comes with the Dr. Vita Collagen tablet, bukod sa nagsasupplement ka na talaga ng collagen, yung vitamin C allows your body to manufacture its own collagen. Pinapa-enhance niya ang hinihanap ng vitamin C ng Dr. Vita Collagen ang pag-produce ng sarili ng katawan natin ng sarili nating collagen. Ayun. Kaya pala, Doc, ang vitamin C is the mother of all vitamins. Oo. Tsaka, sometimes you might be questioned, bakit ang vitamins niyo 250 milligrams lang, di ba? Parang ganun. So, yung explanation doon. So, a certain amount of your, you will be supplementing your body with actual collagen, that is one. And number two, the collagen, Dr. Vita Collagen, comes with vitamin C, which means that you are also now allowing your body to produce your own collagen. You're stimulating your body to produce. Hindi, ini-enhance. Kasi talaga naman nagpo-produce talaga tayo. Ini-enhance ng supplementation with vitamin C ang production ng collagen. Ayun. Pagsagot natin sa ating mga clients na ini-question yung dose ng collagen natin. Yes. Kaya nga, napakamaraming thank you po talaga, Dr. Cecil, sa pananatili mo po sa Chantal. Talagang learning po at bukod sa usapang malalambot, napapatigas mo. Thank you, Sir Troy. Ay, lako. Anyway, thank you daw, sabi ni James Purigay and si Angelito Andres, na may vertigo kanina. Sabi niya, salamat po sa inyo, Sir Troy, Sir Randall, and Doc, pauwi na po ako. Ayan. Ay, ingat po. Thank you. Ayun, ingat, Sir Angelito. Ayan, Sir Troy, MC yun. Yes, meron yung pahabol dito sa live. Ah, sige, basa. Sabi ni Robilita, out of topic po, pero need ko ma-confirm kay doktora kung ang Garcinia at ang Keto Coffee po ba pwede sa 16 years old. See, I figured kaya pa iinumin ng Garcinia at Keto Coffee dahil may mataba yan, di ba? Kung mataba. I'm sure. Kasi hindi man papainumin niya ng mapayat yan. Tama. Kasi ganito ang nagiging ano kasi. Sa pagkakaiba ng pedya tsaka ng adult, nasa timbang. Ayun pala. So which means to say, dahil nga medyo malaki yan, pwede na. Magkito coffee at magkasinya at magkito coffee. Yun. Tama, ang ano lang yan, ibig sabihin, ang ano lang dyan is yung nutrients na essential sa growth and development ng 16-year-old. Diba? Ang problema kasi sa mga, kumari, may 16-year-old pero obese, ang naging problema dyan, diba ang obesity is related to inflammation.
So, marami na rin siyang, inflammatory processes sa body niya that can destroy or is destroying her organs, di ba? Ang ngayon, actively growing pa yung ano niya, organs of her body, kagaya ng mga bones niya, tsaka yung mga tuhod niya, mga ligaments niya, pero dahil sa obesity niya, naapektuhan ang growth and development mo. Di ba? So, yun. Kaya, which means to say, that should not stop her, the age should not stop her from taking Garcinia and Keto Coffee. Ang problema lang yung nutritional supplementation. Ibig sabihin yung nutrients na kailangan ng katawan ng batang 16-year-old. Kaya dapat mag-vitamin siya, multivitamin. How about doc? In connection with that, 16 years old na mataba. How about kung 12 pwede pa din mataba? Siya ng mata kasi. Yung Garcinia kasi. Ang problema dyan yung Garcinia eh. So possible 16 years old na allow natin. Basta mataba. Kasi 16 medyo parang nasa adult age. Adult na eh. Ayun, Ma'am Ruby, if ever meron kang client na... I'm sure, mataba kasi tinatanong mo 16 years old. Kung 16 years old man yan, tapos mataba, pwede. Pag hindi, tapos gusto naman pa-slim, wag na 16 eh. Sa 18 na lang. Pag 18 na lang yan. Pero I'm sure mataba yan kasi mag-Garcinia niya Keto Coffee. Tama. Kasi pa, di ba 16 years old coffee, di ba detrimental sa bata yung kape? Di ba? Caffeine, hindi maganda sa bata. Correct. Kape. Tama. So, kailangan niya ng nutritional supplement. Pag vitamins, multivitamins yung bata. Okay. Ayun. Aha, mayroon pang katanungan diyan sa FB? Tama ka, Doc. Obese pala yung bata. Di ba? Usually eh. Siyempre, hindi naman inom yan yung sir ko muna. Sabi ni Ma'am Dali, kaya hinihintay ko ang Thursday, nakakatuwa while learning. Ma'am Dali, relate na relate pa. Thank you, Ma'am Dali. sa Hong Kong si Ma'am Dali. Sabi ni Ma'am Ruby, thank you, doktora, and yes, ubis po ang bata. Tama. Thank you po. Tama yung Maganda lang ang topic natin ngayon, Ma'am Dali, kasi sex. Ayun, mas maganda, Doc. Buti hindi 7. Hindi kasi, tsaka sex kasi, alam mo ma'am, sells. So, ibig sabihin, ang Dr. Vita Maca should sell kasi it's all about sex. Mm-hmm. Okay. Kaya, mag-maca na tayo. Para makarami. Yes. Grabe. Bagong ligo ba yan? Parang si Troy, sabihin natin kasi Lola, may commercial tayong dalawa. Tama. Ayun, learning po daw. Sabi ni Ma'am MC Hill, learning po daw siya. Salamat po daw. Ay, thank you, Ma'am MC Hill. And then, parang si Maria Teresa Regalado, ay yung anak ko po, ayan na, anak na daw niya, 14 years old, 85 kilograms, nauubos na yung keto coffee na binigay ni Sir Romel. Naghahanap pa po. 85 kilograms? Ay, naku. Bigat na yun. Oo. Di ba, ni Ma'am Maria Teresa, Chantal member ka naman, discounted ka na. Ano ba naman? Bili na lang. Oo, pagka member ka ng Chantal, napakalaki ng... Saka nakapromo ngayon ang gusto. Ang keto copy. Nakapromo yan. Ayun, okay, Sir Randall. Sir Troy, sandali. Ma'am Vicky. At hindi ka naka-on cam dyan. Ayan na. Ba't kami lang ang ginigisa mo dyan? Akala mo, ha? Ayan na. Ay, Ma'am Vicky, mag-on cam ka nga dyan. Hmm. Hindi kasi sabi ko, parang, di ba na-discuss yung Maca sa past?
Pero parang mas na-enhance sa gusto talaga nating marinig ngayon, yung Maca. Kasi sa totoo lang, Sir Troy, kahit man na yung rinilis natin yung reputation, kumbaga natin dito, pero yun din kadi ang katanungan ng karamihan dito. Hindi lang nila na natatanong lang talaga. Pero nasasabi ko ito, Doc, kasi may page ako tungkol sa Maca sa totoo lang. Sabi ko, hala, ba't ganitong tinatanong sa akin? Kaya ayoko. Ayoko. Ganon. Pero sa totoo lang, Sir Troy, yan po yung mga katanungan ng karamihan. Kaya na natin na tayo na lang ang nagigisa dito, pero si Doc naman ang kasama natin eh. Ayun. Aha. At talagang masasabi naman talaga natin na very sulit po ang inilaan nating oras sa pagkakataong ito. Ha. Siyempre, no? Kasama natin si Doc Cecil Catapang na talagang matapang magsabi ang Maca ay nakakatulong sa sex life. Matapang. Oh, diba? Kaya kapuhay ka hanggat gusto mo, Doc Cecil. Ang paglilas tayo ni Ma'am Data. Ayan. Eh, sabi nga ni Doc Cecil lagi kay Chairman, Bekinaman, Chairman, Maca. Alam na rin, Sir Troy. Uy, ano, Doc Cecil, alam niyo po ba si Sir Randel ang head ng training team? Oo, nakaka-direct kay Chairman yan. Ano ba gusto mo? Nag-i-ano si Sir Randel, Sir Troy, ano? Sa product training, ngayon lang natin nakita talaga siya. Yes. Oh, actually, ano yan, ha? Hindi pa nag-i-start ang product training, nag-consult na siya kay doktor. Galing kasi kami sa hospital, Ma'am Des. Yan. Medyo na napaaga ang uwi. Yes. Oh, pero actually, Doc Cecil, Ma'am Carol, si Sir Randel, lagi na yan every Thursday. Basta mapaaga lang. Lagi maaga yan. Oo. Ayan. Alam naman na laging makang topic natin, Sir Troy. Oy, sabi ni Vicky Aquino, ayan, sinagot ka, sabi niya, hindi pwede, Ma'am Carol, hindi ako nakabihis. Nakasana ka? Ayun. Uy, Ma'am Vicky, Maca lang yung topic natin. Nakasando ka na dyan, ha? Kung hindi Maca ang topic natin, akalain mo naman kung sino yung nasa Zoom. Oh, ito talaga dyan, Ma'am Vicky, ha? Ayan. Okay, mukhang ano, ha? Mukhang maaga tayong matatapos ngayon, Doc. 4:25 pa lang po, ha? At naubos na yung katanungan dito sa Zoom. Ewan ko lang sa FB Live, baka may mga katanungan pa, Engineer Randel. Yes. Check natin kanina is last na yung kay Ruby. Mhm. Vita. Eh so okay far na. Wala naman. Ayun, okay ko. Kaya na nilang magtanong, Sir Troy, kasi nasagot na, 'di ba? Nagets mo yung sabi ko na parang kahit man ikaw yung example, yun din yung tanong ko din, ikaw yung example. Tanong okay. Kadiyan ng karamihan, nahiya lang silang magtanong. Siyempre naman, Coach Carol. Ginawa mo kaming sample ni Sir Randel. Ito naman ang sample natin si Coach Carol. Ah, Coach Carol. Hey, Jay Vice ka. Tingnan mo. Pag siya na, sabi niya, oy. Kapasaway. Nasa live. Oh, yan tayo eh. Merong ganun eh. Kaya sige nga, huwag na nga na lang. Baka biglang tumawag dito sa company ni Mr. niya. Mayari tayo. Oo. Sabi ni Ma'am Carol, nasa live. Oo. Isang tawag lang sa radyo. Ay, itong si Troy, oh, pinaya ako. Sinapakalap sa bahay. Ayun. Okay, so... guys, no, na time check is 4:26. Bigyan pa po namin kayo ng time hanggang 4:30. Baka pwede po kayong meron pa kayong ibang na gustong malaman regarding sa ating topic ngayon na Dr. Vita Maca. And of course, kasama na rin po diyan, sinasama na rin po yung ibang Chantal products po natin kasi alam naman po natin na ganitong oras ay
libre po magtanong kay Doc Cecil Catapang. After 5 o'clock, nagtanong kayo, ay, may bayad na po yan. Sana yung mga maraming tanong sa GC, andito talaga kayo. Kasi sa totoo lang, iba-iba pag si Doc ang nag-e-explain. Yes. Yung dapat sana, Ma'am Carol. Oh. Yun yung, kaya nga, meron tayong ganito, meron correct si Doc Cecil, na ano, pero, ewan, ba't binagdanghin yung sarili? Hindi kasi kung minsan nga, Sir Randel, yung sana kagaya kita, sana kagaya kita. Hindi lang nila alam. For example, pag nagpapak ako, yun, dun ako sa tools. Yun, lagi kong, okay, ano, may time na nga na movie marathon dun sa mga product training. Sabi ko, ay, ganun. Kaya pag nag-explain ako ng mangosteen, sabi ko, actually, yung line ni Doc ang ginagamit ko. Alam niyo ba, guys, na ang mangosteen, we really need to have a lot of antioxidant para ma-magnet yung toxin. Akala nila, galing ko yun. Galing lang ni Doc Cecil. Galing kay Doc Cecil lang yun. Correct. Kasi nagre-replay ako ng product. Kopya-kopya lang yun eh. Kopya-kopya. Correct. Kopya-kopya lang. Kaya nga diba, Coach Carol, ang tawag ko siya, Doc Carol, Doc. ang inaano ko naman, hindi nila nakikita yung importance ng product training natin every Thursday. Yes. Pero dapat yung mga maraming talagang tanong, dapat andito kayo para mas na-elevate. At malay nyo, yung consultation, iba yun kasi hindi naman namin maibigay yun sa inyo. Correct. Loss lang ninyo yun. Kaya correct. Sana naman na. Ano, sana umatin po sila, no? Kasi ang ganda po talaga nito. Lalo-lalo na Carol. Pagkat po sa kabayo niya sa likod. Duck quack. Duck quack. Nasa 20,000 yan, ha? Yung quadro na yan, ha? Grabe, ikaw na. Okay. Ayun. So kung wala na po mga katanungan at si Doc Cecil ay kasalukuyang naniningil na. Mamadali na si Sir Troy. Uminom ng maka kanina yan. Ano ba? Hindi. Nagmamadali na akong ipahinga yung isang kwet ko. May pizza. Okay. Doc Cecil. Any message po regarding sa ating topic ngayon? Okay, may sir. Bali ano, yung Dr. Vita Maca, baka naging positioning inyo exclusively is for sexual function or to improve sexual function. Eh, mali. Ang Dr. Vita Maca is i-position natin as to bring back vitality sa males. So, ibig sabihin vitality hindi lang sexually, but generally. So, health. General health. Now, dahil pangit nga pakinggan at ang pangit ng picture, ang itsura ng Maca, di ba? Nakakatakot siyang inumin. At saka yung sound pa, Maca. Di ba? Ang katotohanan dyan is, ang Maca is actually very good for the body. You know? Malaking maitutulong ito sa mga katawan natin. Tapos, hindi lang siya sa mga gusto mag... Nawawala, Doc. Nawawala. Nawala yung audio mo, Doc. Ha, bakit? Yan. Nabalik na. Kung bata-bata at hindi magkaanak, maganda rin ang Dr. Vita Maca. So hindi lang natin siya iposisyon na pampaganda ng ano pang sexual function, kung hindi pag gusto magkaanak, hindi magkaanak, kung ano gustong humaba ang buhay, longevity dahil sa antrorata, kasi hindi lang naman siya Maca, mayroon din siya antrorata, di ba? Tatanda natin antrorata na yan is a very special ingredient sa mga Taiwanese. Yun. Yeah. Diba? Tapos hindi lang siya pang lalaki. Pwede rin siya sa babae. Ayun, Doc Cecil. Speaking of pampahaba at pampalaki, totoo po ba daw ang Dr. Vita Maca ay nakapagpalaki at nakapagpapahaba ng ari ng lalaki? Hindi, nakapalaki. Lalaki kasi titigas. Kasi nga, sir. Titigas, pero hindi lalaki. Matanda, na, di ba, isa sa mga causes ng erectile dysfunction is namiliit talaga, nagsisrink ang muscle ng penis. Yeah. Ng ari, ng lalaki. Pag tumatanda, mayroon talagang muscular atrophy. Mm-mm. Parang lumiliit siya ng konti. Ah. So talagang sa totoo lang, parang lumaki siya. Diba? Yun. Kasi yung semblance na lumaki siya. Kasi Doc, ang concern po niya, mula daw nung baby siya, hindi na daw lumaki.
Hindi Dr. Vita Maca ang kailangan yan. Operasyon na si Troy. Kailangan bilhin niya yung factory ng top LC para mabili na lahat ng mga. Anyway, in behalf of our company doctor, no, Doc Cecil Catapang, maraming salamat po talaga sa patuloy na pag-support sa Central Direct Sales. And of course, to close this event, for the first time na magko-close po siya, pasok Engineer Randall Segovia. Paki-close na po. Bakit ako naman? Sige na. Okay. Okay, so maraming salamat, Sir Troy. Doc, napaka, very, very lively ang ating discussion. At maraming salamat, gaya ng sinasabi ni Sir Troy, na pag-stay dito sa Chantal. At sa mga participants na nandito, kahit gaano kayo kabisi diyan at nagbigay pa din kayo ng oras para sa pakikinig ng ating discussion ngayon. Ma'am Carol, maraming salamat. At sa mga lahat ng mga at talagang nakakatulong itong lalo na ako kanina sa mga sinasabi nito. So again maraming salamat at see you po sa next Thursday ulit dahil Thursday si Doc pa din. And salamat po bukas po. Friday meron din tayong event. So again, see you po and God bless sa ating lahat. Thank you, Ma'am Carol. Bye-bye. Bye-bye.